First in the country, presidential spokesperson Harry Roque announced today that Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, and Rizal will extend its strictest community quarantine status, the enhanced community quarantine, for another week as COVID cases continue to spike. Take a look. Kakatapos lang po ng diskusyon para sa ating mga quarantine classification. Nagrekomenda po inyong IATF na pahabain pa ang enhanced community quarantine ng minimum na isang linggo sa buong Metro Manila at mga probinsya ng Laguna, Bulacan, Cavite at Rizal. Uulitin ko po, karagdagang linggo, minimum one additional week beginning on the 5th sa Metro Manila, Laguna, Cavite at Rizal. Kasama po dito sa pag-aaral ng ating IATF na kinakailangan paintingin po yung ating tinatawag na PDITR o yung ating prevention, detection, isolation, tracing at reintegration. At dahil dito po, rinirequire po natin ngayon na magkaroon ng daily monitoring ang mga lokal na pamahalaan, ang ating mga NTF-SARS para po malaman natin kung ano yung resulta ng pinainting natin na PDITR. Kasama po dyan sa PDITR na tinatawag natin ay yung pagbabahay-bahay, paghahanap ng mga merong simptomas at pagsasubject sa kanila sa PCR testing at sa isolation. Pagdating naman po doon sa ating health capacity na kinakailangan natin talagang pataasin, mabuting balita po. Dito po sa linggo ng karagdagang ECQ ay meron po tayong 110 additional na moderate to severe beds na bubuksan na po at magiging operationalized o magiging operational dito po sa Quezon Institute, no? Bukod pa po ito sa mabubuksan natin mga additional moderate and severe bed capacity sa susunod na buwan, hindi po bababayan sa 160 additional moderate to severe bed capacity. So yun lang po, itong one week pong ito, patapos po ng one week, kung napatunayan po natin na gumagana ang ating PDITR, po pwede naman po tayong mag-MECQ sa susunod na linggo. Pero titignan po muna natin ang resulta ng karagdagang ECQ. So ulitin ko po, one more week at least ng ECQ sa Metro Manila, Laguna, Bulacan, Cavite at Rizal. Sasabayan po natin na pinainting na prevention, detection, isolation, tracing and rehabilitation na imo-monitor natin on a daily basis. Nananawagan din po tayo sa mga lokal na pamahalaan sa mga lugar nito na paintingin ang kanilang enforcement doon sa ating mga ginagawang quarantine measures kasama na po yung paninita sa mga tao na hindi sumusunod sa minimum health standard ng mask, hugas, iwas. Nananawagan din po kami doon sa mga po pwede na po magpabakuna, magpabakunan po kayo. Okta research experts also back tighter restrictions for Metro Manila and its nearby provinces to curb the spread of the coronavirus. Secretary Roque had said extending the ECQ is an absolute last resort for the government. Over the past weeks, the Philippines has been setting new record highs in the number of additional COVID infections and cases, forcing the government to revert to a week-long ECQ status within the NCR Plus. From March 29 to April 4. On Friday, the country logged more than 15,000 more infections, which included a backlog of more than 3,000 plus from March 31. Still, the 11,601 confirmed cases that day became the biggest single day increase in infections, but it was quickly overtaken by 12,576 new COVID cases reported today. The number of active cases, or those who are still battling the disease, is also at a record high at 165,715.